Light ang isa sa pinaka-importanting gears or accessories pagdating sa filming and photography. Dahil isa ito sa makakatulong sa atin para mapaganda pa yung quality ng content na nilalabas natin. Kaya naman sa video na to ay i-unbox at i-review ko tong PL5 LED light from Colbor. Etong company na to guys ay bago lang po sila na based in China. More on lighting equipments po yung nilalabas nila sa ngayon. Pero soon, baka magkaroon din sila ng filming gears or audio equipments. So bago tayo mag-proceed, ay roll muna natin yung intro. Sa loob ng box ay makikita nyo dyan yung manual, cold shoe, type C cable, pouch, metal plate, and yung mismong unit, which is the PL5 LED light. Napansin ko na maganda rin naman yung packaging nila at sobrang secure nung item. Sa design and build quality naman ay solid plastic lang po yung ginamit nilang material sa LED light na to. At sa sobrang gaan niya lang ay tumitimbang lang siya ng 110 grams. 48 po guys yung LED beads nito. Bali yung 24 nun is warm, then yung 24 naman is white. Yan. Meron din po siyang heat dissipation, which is itong parang fin shapes. Nakakatulong po yan para mabawasan po yung init nung LED light habang ginagamit nyo siya. Dito sa likod, makikita nyo dyan yung brand na Colbor PL5. Tapos naka-indicate dyan yung 3.7 volts, 2,100 milliamp. So sobrang easy lang po guys gamitin ito. At pag in-on natin siya, ay ipipress lang po natin siya ng mga 3 seconds. Meron din po siyang maliit na screen display. At dyan naka-indicate po yung battery life at kung ilang percent ng light yung pwede nyo ma-adjust. So from 1 to 100 po siya. Sa baba naman po nyan ay nandyan yung Kelvin, which is yung letter K. Ma-adjust nyo po yan from 2,700 to 6,500 Kelvin. Dito naman sa side is yung controlling knob. Pag pinrest nyo po yan, ay pwede kayong mamili kung Kelvin or yung i-adjust nyo yung light. Then sa baba naman is yung Type-C port. Yung built-in battery capacity pala nito guys is 2,100 milliamp. Pwede mo siya magamit up to 90 minutes na naka 100%. Then pag charge nyo naman siya is 2.5 hour. Dito naman sa ilalim ay makikita nyo dyan yung quarter inch thread na pwede nyong i-mount sa tripod. Pwede mo rin siyang i-mount sa camera mo dahil meron naman siyang free na cold shoe mount. Meron po siyang built-in na magnetic metal plate sa likod para ma-mount nyo siya sa cellphone. Ang kailangan nyo lang ay ikabit nyo rin yung metal plate sa likod ng phone nyo para ma-mount nyo tong PL5. Pag nakabit mo na siya, ay pwede ka rin mag-mount dyan ng shotgun mic. So sa akin, dahil wala ako nun, ang ikakabit ko dito ay wireless receiver. Sobrang compact lang po talaga guys ng design nito at sobrang liit niya lang. Pwede nyo siyang ilagay sa pocket nyo if ever dadalhin nyo siya outdoor. Pwede nyo rin to magamit kung nag-brown out sa inyo. Sobrang dali lang po guys nito i-operate. Isa sa nagustuhan ko pa dito guys ay sobrang liit niya lang at medyo malakas din talaga yung light niya. Yan, so tinest ko siya dito sa kwarto na naka-off lahat ng ilaw. So tinodo ko siya ng 100%. Kaya pwede ko rin talaga itong magamit na pang key light. Yan. Pero dahil meron na rin naman akong key light dito, which is itong softbox, gagamitin ko na lang siya pang backlight ko. One of the best features na meron si PL5 ay fire and lightning effects, which is wala siya sa ibang plane na LED light. So overall guys, sobrang sulit na ng light na to kung gusto mo lang siyang gamitin sa phone mo or sa camera mo mismo dahil meron naman siyang free na cold shoe mount. At hindi mo lang to magagamit sa filming dahil pwede mo rin to magamit sa photography, especially kung mahilig ka mag night shoot. So yun lang guys, sana natulungan ko kayo mag-decide if ever na naghahanap kayo ng mga pocket light lang na pwedeng ikabit sa phone nyo. Sa mga nice po pala umorder nito ay ilalagay ko yung link sa description. At ito pala yung page ng Colbor, dyan nyo po sila pwede i-follow. Isang mga nakaabot pala sa part na to ay maraming salamat sa inyo. At huwag nyo kalimutan mag-comment, like, and subscribe kung nagustuhan mo lang naman itong video na to. At sa mga nice pa pong makapanood ng mga ganitong klaseng content, ay i-click mo lang yung subscribe button at i-turn mo yung notification bell para updated ka lagi sa mga videos na i-upload ko. So yun lang, kita-kits na lang ulit tayo sa next video, and that's all. Paalam!